Hello everyone! Welcome sa ating channel. Kung bago pa lang kayo sa ating channel, welcome. At sa mga datihan ng mga subscribers or mga nanonood sa ating mga videos, welcome back sa ating panibagong video ngayon. So, ang video natin ngayon ay offline e-loading machine natin na binili sa Shopee, sa Dafox, no? At ngayon, i-assemble natin, although kulang pa tayo ng box, pero yung mga parts, basic parts ng ating machine ay kompleto na. Umorder ako ng KIOSK kit at naka-order na rin ako ng isa ng phone para sa ating monitor. Kaya natagalan tayo mag-gumawa ng video kasi kulang yung ating parts ng ating machine. Ang i-share ko sa inyo ngayon ay paano natin i-set up yung ating basic parts ng ating machine para po magamit natin. Siya nga pala, para sa monitor ng ating KIOSK, bumili ako ng A57, no, ng iTel. Meron po siyang screen size na 6.088 inches, at yung battery niya is 4000 mAh, at meron siyang 4 cores na CPU. Ang RAM niya is 1 gig, yung storage niya is 16 gigabytes, at meron siyang double SIM card na kayang 2G at 3G na network or internet. Okay, so para po mai-run natin yung KIOSK app ng Dafox e-loading machine, kailangan lang po natin ng Android 8 pataas. So, yung ating Android ay nasa Android 11 na. So, pwedeng-pwede po ito sa ating machine. So, meron tayong bisita ngayon, si 𝗧𝗌𝗁. Hi, 𝗧𝗌𝗁. Hi. 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 So, papakita ko sa inyo yung basic parts ng ating VENDO machine, ng e-loading, no? Okay, so ito yung different parts ng ating machine. Meron tayong power surge, o power on delay, para po sa pag nag-blackout or pag merong fluctuation sa power, ito yung magko-control, controller po. Ito yung microcontroller board, na nakalagay na rin dito yung software natin. So, ito yung controller board natin, microcontroller board. Meron tayong Dafox official PCB. Napaka-importante po itong mga kaibigan kasi ito po yung pinaka, kumbaga, motherboard ng ating computer, mini computer. Yan. Meron tayong power adapter na 12 volts, no? Of course, meron tayong extra wire ng ating coin slot. Ito kasama na po yan, ito, dito sa ating motherboard. Ang ating coin slot. So, ito po yung kasama sa ating kit na binili at yung free SIM card. Globe po ang gamit nito, no? Globe. Nailagay na rin natin sa ating SIM phone, yung SIM card, kasi dito po yung parang ng command para sa loading. Magre-receive ng command at magsisend ng command sa ating gateways. Yan ang mga parts ng ating e-loading VENDO machine. Okay, i-review lang natin mga kaibigan yung parts na kailangan natin para makabutayin ng ating VENDO machine. Itong power adapter na mag pa-power up ng ating motherboard. Meron tayong coin slot with extra, no? Although we already have the wires na dito sa board natin, PCB natin, meron tayong power surge adapter or controller. Meron tayong microcontroller board, no? Dito na nakalagay yung program ng e-loading. At meron tayong official PCB ng Dafox. So ito po yung magko-connect ng mga parts, different parts ng ating machine. At meron din tayong SIM card na 5G ready na globe. Free po ito. Meron pong load yan, no, for internet, pero walang load for text message, so kailangan pa nating loadan yan. At meron tayong KIOSK monitor na iTel. So ang iTel na to ay nakuha ko rin sa Shopee. Screen size niya is 6.088. Okay, so ang susunod natin na gawin is pagdugtong-dugtongin natin yung ating mga different parts ng ating machine. So dahil wala pa tayong box, pero subukan nating i-activate yung ating machine para matry natin. Ni-download ko na yung software ng Dafox e-loading. So na-install na rin natin ito. I-open natin.
Then ito po yon, convenient e-loading business for uninterrupted e-loading. Make Fox e-loader your default SMS app. So click lang natin yung next. And then gawin na nating default na SMS app ang ating Fox e-loader. And then punta na siya dyan. Open natin ito, yung tatlong dots, no? At kiosk mode. So, sa kiosk mode, makikita natin yung different kinds of load dito. So, saktong-sakto po yung kanyang screen para dito sa mga menu. So, hindi naman siya kumulang or sumobra, sakto lang. Ang recommended pala ni Dafox is 6.6 yung screen size. So kung pag hambingin natin dito sa 6.088 na to, medyo malaki lang ng konti or mahaba lang ng konti. So hindi naman sila nagkakalayo ng size, ano. So ito ay tamang-tama na for our kiosk monitor. So kahit aanhin ng mga bata to, mga kaibigan, wala silang maano na hindi ma-interrupt yung ano, yung screen. Alright? So for now hindi pa siya mako-connect kasi hindi pa natin na pagdugtong-dugtong yung mga parts. So sa pagko-connect ng mga parts, mga kaibigan, kailangan maingat tayo kasi medyo sensitive yung ating board, no. So ito, yan, dapat hindi natin ma-ano yung mga IC kasi I mean yung mga parts niyan kasi maliliit lang siya at very sensitive. Ayan. So ito na ikabit na po nila. So ang gagawin na lang natin, itong dalawang ilaw na to ay pagdudugtungin yung controller at saka yung ating coin slot. Yun na lang ilalagay natin, ano? At ipa-power up natin mamaya. Alright. So medyo kabado tayo. Ito yung first time natin, oh, first Vendo machine natin. So, first natin gawin is itong controller ilalagay natin dito. So, make sure dito sa board, sa PCB. Okay? Ito naman yung parts pala ng PCB. Ito ay para sa 12-volt input, output, oh, LED. Yan, coin slot. Ito yung coin slot. Yung wire ng coin slot. Ito, hindi natin magagamit yung extra wire ng coin slot. Ayan, hindi na natin ito ma-ano, extra lang po yan. At saka bill acceptor, kung meron tayong bill acceptor, so dito natin ilalagay yung bill acceptor. No, kaya lang wala tayong bill acceptor ngayon kasi kulang pa sa budget. Ito naman yung sa LCD, kung LCD yung gamit natin, hindi yung kiosk. Tapos yung, I think this one is for the keypad. Ayan, sa keypad. Pag keypad type ang ating gagamitin. Pero in the future, pwede nating mag-upgrade para at the same time merong kiosk, merong keypad. So dalawang pwede nating gawin. So ito naman ay yung monitor, yung permanent light. Itong permanent light, no, LED. At saka itong, ito yung insert coin indicator. So ito kailangan pag umilaw ito, saka tayo maglalagay ng coins. Mamaya i-ano din natin. Ilalagay din natin yung coins, maglalagay tayo ng coins, okay? So ito naman para sa charging. Okay? Charging ng ating phone. Right. So lalagay na natin. Kailangan lang yung parts na ilalagay natin dito, yung mga pins ay magkatugma, no. So hindi naman mahirap yan, guys, kasi meron namang mga nakalagay na numbers dyan. EN. So yung EN na pin dito yan. So babalik tarin natin. Okay, so lalagay muna natin dito sa kanyang stand yung ating board. Ilalagay muna natin dito, no? Lalagyan muna natin ng paa, mga paa, yung ating PCB. Pansamantala lang ito, mga kaibigan, kasi wala pa tayong
wala pa tayong ano, wala pa tayong box. Kaya ginagawa lang natin ito para ilagay natin yung mga parts ng ating kit para makita natin kung gumagana siya o hindi. So nalagyan na natin ng mga paa. Ito ay matayo na, no? Meron na siyang ayan, bahay. Ngayon, ilalagay natin yung controller, microcontroller, no? So, kailangan lang pagtapatin natin yung parehong pins, no? So, ito, meron siyang EN. Ito, EN, VP. Ayan, may EN at VP din. So, ilalagay natin yan. Ganyan. Kailangan sakto, no? Sakto yung pagkalagay. Yan, para po... Okay, so sumakto na. Nakadikit na, guys. Nakadikit na yung mga pins nila. Alright? So, ready na ito. Ready na po ito. So, hindi na natin kailangan i-screw kasi wala naman siyang lagayan ng screw. Ayan, ang ganyan lang. Alright, so next na ilagay natin is yung coin slot. Yung coin slot pala natin is ready na siya, no? Nakalibrate na rin ito. Kaya pwede na nating ilagay ito sa ating machine. So, kailangan lang on tsaka naka-fast, no? Fast ito. So kailangan lang naka-lagay lang sa taas o sa on o no at saka naka-fast yung kanyang indicator dito. So itong dalawang switch na to, so dapat nakalagay sa taas. Taas yan. Right? So, ilalagay na natin yung kanyang wire. Itong dalawang wire na to, dito sa baba, no? Ayan. So, dito yan sa baba. Tapos itong apat or tatlo yata, tatlo dito sa taas. So, make sure na pareho yung ating nilalagay. Pareho dito sa kanyang label. So, may nakalagay dyan, DC. Ayan. DC, DC 12. So, kailangan yung DC 12 din ay nakalagay sa taas. So, makita natin yan dito sa board natin, no? Sa board natin. Ang DC is nakalagay dito sa bandang to. So, susundin natin yung wire na yan. Dito, yun po yung lalagay natin sa taas. So, ibig sabihin ito yung lalagay natin sa taas. Ayan. So, kabit na natin sa ating coin slot. So, sa taas, no? Sa taas yung pin. Ayan, so push lang natin hanggang sa sumakto. Okay, at ito naman ay ilalagay natin dito sa baba. So ito yung jumper niya para to prevent na maglagay ng coins yung customer. Nakakainin ng machine. So, dapat lalagay natin ito para umilaw muna tong ito, yung coin insert coin indicator niya bago maglagay ng coin si customer. Ayan. So, yung coin slot niya is ma-open. Ayan. Lalagay na natin to. Lalagay natin itong power surge, no? Dito sa ating outlet. Ayan. Tsaka itong ating, saka natin ilalagay yung ating adapter, power adapter. At ilalagay na natin itong ating power adapter dito sa 12 volts. Kasi mayroon siyang delay ng power dito sa ating power surge.
Antayin lang natin hanggang sa umilaw. Okay, so ito sinaksak natin, hindi muna natin pala nilagay ito kasi it has a 4 to 5 minutes delay, no? 4 to 5 minutes delay ng power. So ngayon ay i-activate natin itong ating machine. So umilaw na yung ating controller at saka yung ating PCB, no? PCB natin. CB circuit board natin ng i-loading. So ngayon ay i-activate natin yung ating machine. On and off lang daw ang sabi. Pero hindi siya makita.